Magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, ay tatalakayin natin ang tungkol sa katauhan ni Teodora Alonzo. Si Teodora Alonzo lang naman ang naging ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. May kasabihan tayong, ina ang tuwirang humuhubog sa kaugalian ng isang anak. Kung ang anak ay mapagmahal sa bayan, asahan mong ang ina ay mapagmahal din sa lupang tinubuan. Si Teodora Alonzo na ina ni Jose Rizal ay ipinanganak sa Maynila noong 9 ng Nobyembre taong 1827. Siya ay isa sa 5 anak ni na Lorenzo Alonzo at Brigida de Gintos na kapwa mayaman at may mataas na pinag-aralan. Si Orang ay nag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa. Gustong-gusto niyang matutuhan ang lahat na may kinalaman sa sining, siyensya, literatura at matematika. 20 anyos si Teodora nang sagutin ang ininuluhog na pag-ibig ni Francisco Mercado. Matapos makasal, ay napagkasunduan ng 2 manirahan sila sa Calamba, Laguna. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 11 anak. Si Jose na pampito, ang tanging nagpahirap sa pagdadalang tao ni Teodora. Sinasabing malaki ang ulo ng pambansang bayani. Bilang asawa, masikap na kabiyak ng puso ang dakilang ina. Lagi siyang tumutulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Bukod sa masikap na paghawak ng mga gastusing pang-araw-araw, siya rin ang direktang namamahala ng kanilang pataniman ng mais, palay, at tubo. Upang hindi masayang ang bakanting oras, nagbukas din siya ng tindahan sa silong ng kanilang bahay. Kahit marami-rami rin namang gawain pangkabuhayan, hindi kinakalimutan ni Teodora ang mga obligasyong kalakip ng pagiging ina niya. Sinikap ni Orang na maging modelong gabay sa maraming anak niya. Sapagkat labis na maus siya si Jose ng kabataan niya, lagi at laging may laang sagot si Teodora. Maraming sakripisyong isinabalikat ang ina ni Jose. Una rito, ang pagpapalakad sa kanyang nakayapak mula Calamba hanggang Santa Cruz. Pinagbintangan siya ng mga Dominiko na pinangkam daw niya ang sariling lupa. Ikalawa rito, ang di makatarungang pagpapakulong sa kanya ng alkalde ng Binyan na naniwala sa sabi-sabing pakikialam niya sa suliraning pampamilya ng isang malapit na kamag-anak. Pangatlo rito ay nasakripisyo ng mga sakripisyo ay nang barilin sa bagong bayan ang anak niyang si Jose, sa bintang na rebelyon at pag-oorganisa ng mga ipinagbabawal na samahan. Matapos ang digmaan at makamit ng Pilipinas ang kapayapaan, ay nagtangkang maghandog ang ating pamahalaan ng pensyong pinansyal kay Teodora. Tinanggihan ito ng dakilang ina, na nagpahayag na hindi raw mababayaran ng material na bagay ang sakripisyo nilang mag-ina na kapwa nagmahal sa bayan. Si Jose, na nag-alay ng buhay, alang-alang sa kalayaan. At si Teodora na humugi sa kadakilaan ng isang pambansang bayani ng Sangkapuluan. Namatay si Teodora Alonzo noong 16 ng Agosto taong 1911. Ang dignidad na kalakip ng pagiging ina ni Teodora ay ipinagmamalaki ng lahat ng inang Pilipina na nagmamahal din sa mga anak nila. At iyan ang talambuhay ng ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!